Isang magandang umaga po. Ako pala si George Liagas, isang OFW. Superior po. Gusto ko lang pong maibahagi ang mga naging experience ko bilang isang superior at kung gaano pala kahalaga ang pera habang ikaw ay nakasampa, naka-onboard sa barko. Sa kadahilanan na hindi natin lubos na alam ang mga mangyayari na hindi inaasahan. Tulad ng crisis na ating dinaranas sa kasalukuyan, itong COVID-19. So bakit po na banggit ko kung gaano pala kaimportante na pangalagaan ang iyong pera habang ikaw ay nasa barko? Ganito po yun. Dapat po pala na mag-ipon ka, magtabi ka ng pera. Karamihan po sa amin ay ang alote namin sa aming pamilya ay 80%. So ang natitira na lang po sa amin ay 20% on board sa barko. Kung saan ay dapat mong pagkasyahin, i-budget sa kung ano-anong pangangailangan mo sa pang-araw-araw mo at kung ano-ano pang bagay. Bakit po kailangan natin i-budget ang ating pera? Bakit nga pala kailangan natin i-budget ang ating pera? Tulad na lang po sa naging experience ko po na kalimitan ang aking natitirang sahod sa barko ay aking timpong na ipapadala dahil nga may mga bayarin sa bahay. Ganun na rin kung tayo o ako mahilon ay utang sa sasakyan at kung ano-ano pang utang na dapat natin bayaran at ating alituntunin upang mabayaran ang mga ito. So, sa nangyari po na nagkaroon tayo ng crisis na pandemya, ang karamihan po sa amin ng OFW ay umuwi. At ang tanong po, kailan ba kami uli makakasampa? Tulad sa case ko po, dapat ang sampa ko po ay this coming May 1, 2020, kung saan ang susunod na barko ko po ay ang Aida Prima. Sa kadahilanan na di ako makakasampa dahil alam ko po ang epekto ng COVID-19 na to ng alos buong mundo. So di ko po alam kung kailan po ako makakasampa at kailan din po ako patatawag ng aming kumpanya upang mag-report para ma-reschedule ng rejoining mo sa barko. So, nga, paano po kung wala kang ipon na pera,
kung wala kang naitabing pera bilang isang OFW at bilang isang sipera, aking lang pong ipapaalam sa inyo na kalimitan at karamihan at sa experience ko na din po, lahat ng sipera pagkatapos po ng 2 buwan ng inyong vacation o bakasyon, ikaw po ay wala ng pera. Totoo po yun. At ikaw ay kailangan mangutang ulit o call a friend kung mayroon magpapautang sa iyo sa barko. At kung wala po, paano? So ang kahalagahan po ng pag-iipon ng pera, tulad po ng isang post ng kasamahan ko rin po sa aking departamento na si Cynthia Capoli. Shout out nga pala kay Cynthia Capoli. Ayon po sa kanya ay isang malaking aral po ang kanyang naibahagi na kailangan palang iwasan ang mga sumusunod. Tulad na lang po ng paglalaro ng kasino. Alam naman po natin ang kasino ay kasino. At karamihan sa mga crew member na akin din pong nakikita ay mga natatalo. So, paano po natatalo? Paano makakabago? Kailangan mo na mangutang at i-advance mo yung iyong siswilduhin sa susunod na buwan para nga lang mail ang laro mo ng kasino. At paano kung matalo ulit? So, nga wala. Okay. At ang sunod na topic niya, mga gadget. Tulad na lang ng pagbili ng mga updated na gadget, cellphone, camera, kung anong bagay-bagay. Na kung tutuusin po ay atin naman kailangan. Pero kung atin pong susumahin, hindi pala ito dapat. Mas dapat na ating pagtuunan kung paano po tayo mag-iipon ng pera. Bakit po? Kung naitatanong, bakit? Sa tingin ng iba, kung ikaw ay OFW, lalong-lalo na kung ikaw ay SIMAD, ikaw ay maraming pera. Pero po, sasabihin ko po sa inyo, nagkakamali po kayo. Napakahirap po ang buhay ng isang OFW, lalong-lalo na po si pera, na ikaw po ay naka-onboard sa passenger ship. Maraming kung ano-ano ang kaganapan na dapat hindi paggastos, pagkagastos. So, kung ikaw ay nasa bakasyon po bilang isang sipera, paano pagkatapos ng 2 buwan kung walang magpapautang sa'yo? At ganun na rin, ikaw ay nagkasakit, hindi ka nakapasa sa iyong medical dahil naging pabaya ka sa iyong sarili, ikalimutan mo ang mag-exercise, so kailangan ay pera. Pahalaga ay pera na mayroon kang naipon.
So ngayon pong COVID-19 pandemic sa kasalukuyan ate pong inaharap. Alam ko po na lahat ng OFW, lalong-lalo na po yung mga kasama ko po na si Pere, bumubuo ng lahat po ng AIDA cruise ship ay nag-iisip kung kailan, kung paano, at kung anong paraan para makaraos, mairaos ang buhay ang araw-araw. At ganun na din po kung kailan ka ipatatawag para ma-reschedule ang iyong San Paolo kung saan ka naka-assign ng bato. Ngayon po, dahil sa pandemic o COVID-19 na ito, halos lahat pong lugar o buong mundo ng ating pinupuntahan ng mga barko, ng ating mga barko ay affected ng COVID-19. Yung tanong pong kailan, wala pong makakapagsabi kung kailan po. Ang tanging magagawa po natin mga kapareho ko po OFW, Spera, tayo po ay makipagtulungan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pinag-uutos ang ating pamahalaan. Ang sa ganun po ay ating pong matulungan ang ating gobyerno sa maliit na kaparaanan na tayo po ay sumunod at maging disiplinado sa ating mga sarili. So, ang mga pinag-uutos ay kailangan ay social distancing, ikaw ay sumunod sa curfew hour, kung ano yung window hour ng sa inyong lugar ay ating pong sundin. Kung wala ka naman gagawin sa labas, hindi na natin po kailangan lumabas. At kung ikaw naman po ay lalabas, ay kailangan po natin ng may pass, quarantine pass, at kailangan po mag-mask na din. Ang sa ganun po ay tayo ay makatulong sa ating pamahalaan ng mapanumbalik na ang normal na buhay ng bawat isang Pilipino. Kaya natin po ito. We heal as one. Maraming salamat po.